Janice, saan ito sa Maynila at ano-ano yung mga kailangang dalhin ng mga magpapabakuna dyan? Aga sa mga public utility vehicle drivers na nais magpa-booster shot ng COVID-19 vaccine, maaari silang magpabakuna kahit nasa loob lamang ng sasakyan sa inilunsad na Manila LGU na drive-thru vaccination na matatagpuan dyan sa tapat ng bagong ospital ng Maynila sa Mabini Street. Bukas ito sa lahat kahit pa hindi residente ng Maynila at tumatanggap rin ito ng mga walk-in o walang appointment. Kailangan lamang nilang ipakita ang kanilang primary vaccination card, valid ID at QR code para sa verification. Sa mga wala namang QR code, magparehistro lamang sa vaccination portal na manilacovid19vaccine.ph. Today, we just launched yung ating vaccination drive para naman sa public transport. Ito yung para sa mga jeepney driver, pedicab driver, sidecar boys, tricycle, kuliglig, taxi driver, delivery van. So merong space para sa kanila hangga't maaari iniiwasang kumabalang yung hanap buhay nila. So pagka nyangga sa kanila o iskerda na, biyahe na ulit, hanap buhay na ulit sila. 1,000 doses ng iba't ibang brands ng COVID-19 vaccines ang inilaan dito ng Manila LGU. Bukas ang nasabing drive-thru vaccination sa bagong ospital ng Maynila mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Samantala, aga tuloy-tuloy naman ang isinasagawang 24/7 booster drive-thru vaccination sa Quirino Grandstand sa Maynila. Gayo din ang drive-thru vaccination para sa mga bike at motorcycle riders sa Kartilya ng Katipunan sa Luton. Sa ulat na ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, nasa 3,900 na mga sasakyan ang naserbisyuhan sa 24/7 booster drive-thru vaccination sa loob ng 4 na araw mula nang ito ay pasimulan. As of January 16, 2022, higit 262,000 na ang nakatanggap ng booster shot sa lungsod ng Maynila. Aga, pinag-aaralan na rin ngayon ng Manila LGU na palakasin at palawakin pa ang isinasagawang drive-thru vaccination sa lungsod. Samantala, bukod sa lungsod ng Manila, tuloy-tuloy din ang pagbabakuna ng COVID-19 booster shot sa iba pang lungsod sa Metro Manila. Sa Nabota City, as of January 15, 2022, nasa 30,854 na ang nakatanggap ng third dose o booster shot ng COVID-19 vaccine. 94,519 naman ang nakatanggap ng booster shot sa Mandaluyong City, habang higit 27,000 naman sa Pasay City. Aga, sa ngayon, sinusubukan pa rin nating makuha o makakuha ng update naman tungkol sa mga hakbang ng iba pang LGU sa Metro Manila para mapalakas pa ang booster vaccination, lalo na ngayon na limitado pa rin ang galaw ng mga individual na hindi pa bakunado sa Metro Manila. Aga? Okay, maraming salamat, Janice Inhente.